araw po, mga ka-treasure. Ngayong araw po, samahan niyo ako maglinis ng aking mga alaga. Ang dumi na po nila. Tatlong araw lang po. Ganito. Mahirap din po pala lahat pag naka-cage. Maraming oras tayong uubusin. Gagawin tayo pag ganito araw-araw gagawin natin. Halos may trabaho po tayo. Kaya tara, samahan niyo po ako. Maglinis tayo. Bali, mahirap po. Dalawang tatlong araw lang po, ganito marami kagad ang tae nila. Hindi naman natin po sila lilinisin. Magkakaroon ng bakterya rito. Alam, pagkatapos po natin maglinis, saka lang po tayo magpapakain. Po, kung gagalit po araw-araw. Mauutos po natin. Kaya kailangan ma-remedyo po natin to. Kaya pag normal day na to, may trabaho na tayo. Nako, once a week na siguro nililinis to. Oh, dahil po nila tayo. Kaso sa tubig mahaba oras, kailangan po baguhin natin to kasi kung lalagyan naman po natin ang puso lalo mo hindi madungis dito kasi may mga nakagalang mga manok kasi may mga naitis po tayo at hindi po pinakulan natin para ho may tumukasan na yung mga nalalagyan na pagkain sayang po. Dami po nilang tae. Din po nag-alaga ng baboy. Mahirap po pag sa simento. Kailangan sa lupa. Dahil pa po natin. Habang may oras pa po tayo, wala pa tayong trabaho. Pabaguhin na po natin. So for the meantime, ganito muna po. Inip-inip muna. Malaki na po sila. Kailangan na po tayong gumawa uli ng lugar na paglalagyan nila. Hindi ganito. Araw-araw ko maglilinis. Halos mahal po ang tubig. Mahal po rito ang tubig. Dagdag po siya uli sa alaga natin. Nalilinisan po sa baboy at pala to. Wala na natin yung lusin. Christian! Yung pag-alaga po ng mga hayop, sakripisyo po talaga. Alam po, may trabaho po tayo.
Ay, marami tayong oras. Ang gagawin sa araw-araw pag ganito. Baka hindi po natin magampanan ang trabaho natin. Dahil next year po, magsisimula na ulit tayo magtrabaho. Back to normal na next year. So, pag ganito po, paano na? Paano na ang mga alaga natin? Kaya abangan niyo po kung ano po ang magiging solusyon ko sa akin yun. Problema ng mahabang oras ng paglilinis. Po, magaganda na po ang ating white leghorn. Po, bago dito ang panyo. Punan tayo lahat, tatlong araw lang po ito. Dahil si Aero naman po, hindi natin maraasahan na ganito dahil nagpasok na rin po sila sa school. Kaya bali ako lang po magkita nga gagawa sa next year. Kaya kailangan masunod-sunod po ito sa padaling panahon. Ay hindi na maglilinis. Bali po binaligtad natin itong bulungan kasi sarang yung pagkain, natatapon. Natatapon po nila yung pagkain nila, sayang. Ayan, medyo malinis na po. Ganyan lang natin. Mahal pa kawala na po natin lahat to. Siguro pinakamagandang solusyon. Pag-pray-ray po natin sila. Madali naman po sa linisan, kaya lang po, mahaba rin ang oras. At hindi lang ito magiging trabaho natin dahil marami pa po tayong alaga. Po, medyo malinis na. Magpawisan na po tayo. Ay, grap. Yan po ang kailangan natin gawin na magtakwisisyo. Ang gusto natin po, masenso ang ating halip at pag-aalaga ng mga manok. Kailangan po ang sitag at tiyaga.
Yan. So, okay na po sila. Tignan natin ang tubig. Ayan po, unahin po natin ang kanilang mga inuin. Kasi maglalagay na muna tayo ng vitamins. Ito po ang vitamins natin. Tagupaan. With vitamin A, D, E, K, C, B, 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 12. Ang dami. With calcium, sodium chloride, magnesium sulfate, and potassium chloride. Water soluble powder. Ang tubig po ito. Yan po. Simulan lang po natin. Magutom na po sila. Ano po natin masyadong tatapangan. Bali, 3 times a week po tayo maglalagay. Galing ubus lang po tayo ng 2 shade. Yung matitira naman po sa ating mga breeder. Yan lang po. So, haluin natin. So, hindi naman po nila mauubos po, kaya tatansyahin lang natin. Para hindi po masayang, kasi mamayang habang mapalitan na rin po natin to. Mukhang konti sa kanya to. Natin, bibigay. Kapak. Napulog nila natin kay Ernie. Ay, kabokals yung dalawang pop or pinton na pinalaga po natin sa kanila, joke lang po. Actually napansin ko lang po na bakit meron siyang pop or pinton, kaya naisipan niyang ibigay po sa akin. Kaya lang po nakakaya naman ganun na lang po, kaya binayaran po natin sila, sinaulihan po natin sa 1,000 para sa pagsikaso niya ng patuka. Ito naw, ito naman. Trabaho po, diba? Ito po ang araw-araw na trabaho natin. Dahil wala naman po tayong kakayang gumawa ng trabador. Dahil hindi pa naman po kumikita ang ating mini farm. Po sa ating mga sisig. Malaki na po ang ating sisig. Ano po ang ating sisig? Malaki na. Black Astler. Ito po, malaki na. At yung ating mga Rhode Island, pinag-aala po natin. Yung mga dalag po natin malaki na rin po.
sila ng pagkain. Alam pang tayong kuni na 25 grams bawat isa. Tingla 10,000. Dito kayo, dito, dito. Kayo, dito kayo, mga gala. Saan ang ating sandang? So, dito kayo. O, wala po ang ating sandang. Wala po ang ating kabir, drama. Nakakasunan po, ano ko lang. Hindi ikaw, paladong pa sa taas. O, ating makasunan. Matalas po tayo ng pawis. Alin itong mga pala yung kulay ito, mga ha? Gagat ko sa rabbit, napakinabangan kong kulay. Kala ko, nasayang po ang pera ko. Pakikinabangan ko pala itong, ah, huli po sila. Ay, huwag kayong tapong yung pagkain nyo. Ay, tubig nyo. Saan ang gamot? Sure. Nagpawisan na po ako. Ayan, okay na po sila. So sana nagkaroon kayo ng idea na mahirap pag ganito po ang setting ng ating pag-aalagaan sa bato. Kailangan at lagyan natin ng puso. Kung lagyan mo naman ng puso at kakaigin, magiging madumi po. Kaya kailangan po, ilipat natin sila sa lupa. Yan po ang pinaisip kong solusyon. So dito, tubig ng mga gala. Dito po, hindi nasisikatan ng araw. At nauulanan. So paano po mga treasure? Hanggang sa muli po. Paalam!